So, hi guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, bibigyan ko kayo ng mga tips kung ano yung dadali nyo dito sa Hong Kong. Yung pinaka-importante talaga. So, first, magdala kayo ng lotion kasi yung kamay natin dito is mangungulubot talaga siya parang ganyan dahil sa kakakuskus, kakahugas, ayan. So, kailangan nyo talaga. And second, Efficacent or kung ano man yung panglagay nyo sa katawan. So, ito yung akin, Omega, kasi sobrang anghang nito. So, nagdala ko nito ng 2 piraso para ano. Pero ngayon, nangalahati ko na siya and I was only 25 days here. So, hindi ko alam kung saan makakabili nito, pero meron pa akong isa doon. And, yung dadalhin nyo is yung lip gloss kasi magdadry talaga yung bibig nyo dito dahil sa aircon and lalo na pag winter. So, kailangan magdala kayo niyan. And binigyan pala ako ng hand cream ng amo ko dahil nakita niya yung kamay ko na nangungulubot na naawa siya. And then, magdala kayo ng shampoo yung nakasakit lang yung tig 7 pesos. Pero ako, 1 dosena yung dala ko nun. So, tsaka conditioner kung nagko-conditioner ako. Pero may dala ako na keratin. Kaso, hindi hiyang yung buhok ko naglalagas. And parati akong nakakalinis ng buhok ko. So, in-stop ko siya. And then, sa gabi, kasi naliligo ako. And it takes time kung gagamit pa ako ng conditioner. So, shampoo na lang ako kasi sobrang pagod na ako. At hindi ko na magawang mag-conditioner at antayin niya na mga ilang minutes para lang doon. So, itulog ko na lang yan. And then, next, dadali nyo yung gamot. Kailangan yan kasi dito, hindi mo talaga masabi, lalo nung nakaraan ako, biglang sumakit yung lalamunan ko kasi nag-day off ako and naulanan ako, wala akong payong. So, nakit talaga yung lalamunan ko. So, magdala din kayo ng Strepsils. Ayan, so yan yung wala ako, kaya ininuman ko kaagad siya ng Nucef. Ayan, so guys, nagdala din ako nitong para sa mukha ko, RDL. Kung ano man yung ginagamit nyo sa mukha nyo, magdala na kayo. Kasi ito, nabili ko lang siya sa Pilipinas ng 37 pesos. Pero dito, 25 Hong Kong dollar siya nung nagtanong kami sa Central. Kasi yung kasama ko bumili kasi tinagihawat siya dito. So, 25, magiging mga 150, siguro 200 siya kung i-convert mo sa pesos. Kaya, mahal talaga siya. So, 35 naging 200 na. So, ngayon, bago pa lang kasi ako dito sa Hong Kong. So, kung ano yung makita ko sa labas, kung magkano yung price niyan, convert agad ako. So, pagkamahal, hindi talaga ako. Katulad nung isang box ng vitamin C. Ayun. So, kinonvert ko siya agad kasi 160 siya. So, parang nagulat sa akin yung Chinese. Sabi ko, no. Sabi ko, ganun. Umalis agad ako kasi nahiya ako. Tinanong ko lang kasi kung magkano yung vitamin C. Tapos sabi nila 160 HKD yung ano, yung isang carton. So, ang mahal nun kasi tag-tres lang yon sa atin or nakakabili nga ako ng ano niyan eh. Kasi yung asawa ng kuya ko nagtatrabaho sa pharmacy. So, ito pala yung mga gamot na binitbit ko. Ayan. So, mga Biogesic, Bioflu, Loperamide, Cetirizine, and then Alaxan, tsaka Buscopan. Kasi hindi natin masabi, baka hindi maganon ka, ano, baka mamilipi tayo sa sakit dito pag hindi natin alam. And then, guys, bumili din kayo kung nagagamit kayo ng para sa mukha. Bumili kayo nitong cotton. Malaki na yung bilhin mo, katulad ng sa akin. Kasi yung tigsa sa isatin, benta nila dito 6 Hong Kong dollars. So, i-convert natin sa peso. Nagiging 7, 14, 21, 28, 35, 42. 42 pesos na siya. So, size lang yan sa atin. Maliit. Kaya, kailangan bumili kayo ng mga kakailanganin nyo and pagkain. So, nagdala ako ng pagkain. So, minsan yung amo ko, walang sinasabi. Minsan, wala siyang binibitbit na tinapay sa akin para umagahan. So, at least meron akong baon. And minsan, wala silang pakialam kung kakain ka dyan o hindi. And meron akong pagkain na dala. So, mabubuhay ako. May pansit canton ako na dinala na 6 piraso. And then, meron din akong biscuit doon. Meron din akong sardinas. Ayan. So, hindi talaga ako magugutom pag di nila ako binigyan. Ayan. So, salon pass nagdala din ako. And then,
huwag niyong kalimutan guys yung deodorant kasi ako yung ginagamit ko yung powder noon. So baka wala sila doon. So nagbili na talaga ako. Ayan. So lotion meron din naman sila dito kung gusto niyo. Kaso medyo mahal pag i-convert mo siya sa peso, manghihinayang ka. And napkin kasi ang mahal ng napkin nila dito. So nagdala ako ng dalawang malaking balot and panty liner na tatlong balot. So malaking tipid talaga yung ganyan. Nagbili din ako ng gatas. Ayan, kasi kailangan natin yan dito kasi hindi natin alam kung anong hirap yung pagdaanan natin. So meron tayong lakas, vitamins, huwag niyong kalimutan yan. And then, ano pa ba? Ballpen, tsaka notebook, kailangan nyo din yan. Pagkain, panty. Ayan, baka hindi kayo bibigyan. Sapatos, kasi pag lumalabas, sapatos talaga parati yung ginagamit. And chinelas, huwag na kayong mamroblema sa chinelas kasi bibigyan naman kayo niya ng chinelas sa panloob na bahay. So, yung Havaianas ko dito na bit-bit, hindi ko nagamit. Yung ginagamit ko ngayon is sapatos talaga kasi yun yung gusto ng amo ko kasi hindi natin alam kung yung mga COVID sa labas. So, okay na yung nakasapatos para safe tayo. Ayan, so, masyado silang obsessed pa rin sa virus. So, meron silang, nagdala din ako ng BL, kailangan ko yan. Katingko, marami akong mga ganyan-ganyan, yung pang matanda. Ayan, so, panty, bra, kailangan nyo yan. Kasi lalo pag hand wash kayo, mahirap talaga, hindi kayo makakapagpatuyo agad. Damit, malalaking damit. So, dapat pang isang linggo yung dalhin nyo. And then, bag na extra, yung maliit, yung pwede pag lumabas kayo, pag day off. And huwag nyong kalimutan yung tumbler. Kung meron kayong tumbler, huwag nyong kalimutan kasi malaking bagay yan sa gabi, lalo pag nakapasok ka na sa loob ng kwarto mo at nasa labas pa sila at nauuhaw ka, mahihirapan ka ngayon na makainom ng tubig kung hindi mo dala yung tumbler mo. At least ako, pag inuuhaw ako, nandyan lang yung tumbler ko sa baba. So, hindi na ako lalabas ng kwarto, anuhin ko na lang, inumin ko na lang yung ano. So, kailangan guys, masyado tayong handa. And huwag na kayong magdala ng pangkilay, useless lang din kasi tumubo na lahat ng kilay ko. Buhok ko sa kilikili, tumubo na din. So, pag naka-day off ako, bibili na lang ako ng shave para madali lang gamitin. Hindi katulad ng dati kasi nagwa-wax ako, so parang hindi ko na magawa yung wax ngayon. Hindi na talaga, wala na talaga. And ano pa ba? Towel, kailangan nyo yan kasi hindi sila nagbibigay minsan. Kumot tsaka unan, okay lang yan, meron sila dito. Wala na ding binigay sa akin yung amo ko, halos akin lahat. Sabon guys, huwag nyong kalimutan, toothpaste, toothbrush, ayan. So mga personal na gamit, yun talaga yung kailangan nyong unahin kasi yun talaga yung kailangan. And pagkain, huwag nyong kalimutan yung pagkain. Kasi minsan hindi mo masabi, lalo pag nag-iba yung mga ugali nila. Kailangan handa ka para meron kang pagkain. Pang unang buwan lang naman kasi sasahod ka na sa sunod. So, makakabili ka na. And paglabas pala guys, grabe ang mahal ng mga pag-convert mo. Sabi nga nila huwag nang i-convert. Pero kasi pinaghirapan mo yan eh. Tapos sasayangin mo lang sa walang kwenta. Kaya inaatrasan ko talaga pag sobrang mahal. Hindi ka talaga binibili yan. Ayan, so yun lang guys, and sa mga susunod, mag-isip muna ako kung ano pa yung mga kailanganin para aware kayo kung ano yung dapat nyong dalhin and hindi nyo dapat dalhin. So, nagsayang ako ng napakarami, ano ba sinayang ko? Pagkain, makeup, ayan, marami akong dalang makeup kasi hindi ko nagagamit ngayon kahit day off ko. Ayan, so huwag niyong kalimutan parati yung Efficacent, yung mga pamukha, moisturizer, kasi yun yung kailangan. And pang-ugat, kasi dumadami na yung mga ugat ko dito sa paa. So, ayun lang guys. And then, if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much.